Subalit ano itong sinasabi ng Mesiyas na si Jesus tungkol? Kamusta po kayo at narito na naman po tayo sa AMB dito sa ating channel, Aboy Mix Videos. Isa na naman pong videos ang mapapanood nyo at ito po ay isang video na makahulugan. Ito po kasi ay tungkol doon sa Propeta Isaias, yung pangitain niya tungkol doon sa malayong isla sa silangan. So, merong nagsasabi na ito daw po kasi ay ang Pilipinas. At yung iba ay sinasabing hindi daw to ang Pilipinas. So, malaya nating pag-uusapan ngayon dito sa channel na ito kung ano ba para sa inyo ang totoo. Pilipinas nga ba to o iba ang tinutukoy rito? So, huwag na natin patagalin pa at panoorin na natin itong video ito. At magbigay naman kayo ng comment kung sang-ayon kayo o hindi. Pag-aralan po natin bawat bersikulo na mapopost dito sa video na ito. So, sige na, i-play na natin ang video. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa mga propesiya ng mga propeta. Propeta Isaiah, Jeremiah, at dun sa mga aklat ng Salmo. Propesiya dun sa isla, sa mga isla, sa malayong lugar. Saan po kaya ito? Mga sikretong lugar na itinakda ng ating Panginoong Diyos. Saan po kaya? Ano, mga tagapakinig, saan lugar po kaya ito? Tila ng mga panahon noon ay sinisikreto po ito ng ating Panginoon. Tumuoy mga isla sa malayong lugar. At kung ang naging sentro ng mga mahalagang kaganapan noon, mga naitalang kasaysayan ay sa Middle East o Arabia, Israel, ano kaya yung kabilang dako nito? Kaya ako naman nabanggit yung lugar kasi yung mga sumulat ng hula ay nasa dakong gitnang silangan. Pwede. Area ng Saudi Arabia. Arabian country, gitnang silangan, Israel. Nandun sila. So nung sinulat nila yun, nasa kabilang dako naman yung mga isla. Nasa kabilang dako ng daigdig yung matatagpuan yung isla. Ito yung may mga propesya sila doon sa mga isla na yun. Opa, stop muna natin dito, no? Paliwanag lang muna tayo saglit. Yung po kasing sinasabi na isla, sinasabi nga nila, sa silanganan, o yung malayong lugar. At kung iisipin nating maigi ay mukhang walang special o mga isla, special na isla na sa silanganan ng Saudi Arabia. So, posible nga kung malayong lugar ay dito sa Southeast Asia. So, alamin pa rin natin, tingnan natin yung mga bersikulo. Panoorin ulit natin itong panoorin natin itong video ulit. Ituloy natin po. Sige po. So, papalakayin natin ngayon yung mga isla ngayon. At bago yun, siyempre, ilalabas natin yung mga verse sa Bible na nagpapatungkol doon sa mga propesiya sa mga isla, sa malayong lugar, beyond the sea. So, ito na po yung mga verse kung saan makikita yung propesiya ni Isaiah. Ito po yung una, basahin natin. Therefore, in the east, give glory to the Lord. So, in the east, give glory to the Lord. Exalt the name of the Lord, the God of Israel, in the island of the sea. Kung mapapansin po natin dito sa verse na to, naka-specify yung location, in the east, kung galing ka sa portion ng Israel or Arabian country in the east, tapos
mapapansin mo pa rin yung in the island of the sea. So, ang tumutukoy doon yung location na yun, tutubukin doon, kung dulo ng kalupaan, ang makikita mong dagat is Pacific na. So, doon ka makakakita ng mga pulo-pulo. Ngayon, kung nagbibigay ng glory, tinutukoy po yung future. At ang Christian country in east or southeast ay walang iba kundi kilalang Christian country ay ang Philippines lang po, Philippines. So malaking possibility na yung sinasabing island of the sea ay Philippines nga po. Dito sa pangalawa, babasahin natin, he shall not fail nor be discouraged till he have set judgment in the earth and the isles shall wait for his law. So sa verse na to, wala tayong masyadong ma-interpret kasi more on location yung hinahanap natin. So nakalagay lang dito, the isles shall wait for his law. So nabanggit na naman yung the isles. Mukhang may kinalaman ito sa judgment, pero bakit the isles shall wait? So dito sa propesya na to, parang magiging witness ang mga taga-isla na ito. So, ito yung next verse. Mare yun, mare. Basahin ulit. Sing unto the Lord a new song and His praise from the end of the earth. So, puro isla. He got go down isla to the sea and all that is therein, the isles and inhabitant thereof. So, dito medyo tinutukoy talaga kung nasaan. Pilipinas ay, na kaya? Sinasabing the end of the earth. Hindi naman ito yung tinatawag na katapusan ng mundo. Kasi pag sinabing earth, kalupaan. So yung katapusan ng mga kalupaan, yung dulo ng kalupaan, kung galing kang Israel, somewhere in Israel, ang dulo ng kalupaan, papuntang east, tumutukoy talaga doon sa Pacific o yung mga isla doon sa Pacific. Ito yung ika-apat na verse ni Isaiah. Listen, O isles, unto me, and hear, ye people from far. So kung mapapansin natin, tinutukoy, people from far. Pwede rin kasing ano eh. Ang mga isla dito sa Southeast Asia, o iba ang tinutukoy. Na Solomon's Island, moron Pacific o Pacific Islanders, yan po ay tinatawag natin kabilang dako ng mundo kung manggagaling ka dun sa Israel o Pilipinas, kung manggagaling ka sa Israel. So, matatawag itong people from far. So, yung next verse po natin ay Isaiah 51:5. My righteousness is... Kasi kung is Pilipinas nga to, eh, dapat matuwa tayo, my di ba? My salvation is God dito sa Pilipinas. And my arm shall judge people. In the isles shall wait upon me, and my arms they trust. So more on judgment ito, at saka salvation sa pag-judge ito, tapos yung kaligtasan. Pero nabanggit na naman si Isles na mahiwaga talaga eh, talagang pag-iisipin ka, naghihintay ng mga judgment, naghihintay ng pagliligtas. Ganon ka halaga itong tinatawag nilang Isles of the Sea ng Panginoon. Sino kaya ito mga ito? Saan kaya ito? Pilipinas nga ba? Ito na po yung huling verse nakita ko sa aklat ni Isaias. Ano? Surely the isles shall wait for me and the ship of Tarsis. So, talagang sinisigurado na magaganap, surely. Magaganap na talaga. Pero hindi natin alam kung kailan. At pangalawa, may kasama pa yung Ship of Tarsis. So, malapit lang dito sa Pilipinas yung Ship of Tarsis. O may hinala silang eto daw yung Mindanao eh. Kasi yung mga lahi ng Arab. Mga lahi ni Dedan, Arab, Tarsis. At ito naman yung susunod na verse na nakita natin kay Jeremiah. Book of Jeremiah naman ito. And the king of the isles which are beyond
the sea. So medyo naging klaro kanina, walang ano, ngayon ito beyond the sea na, ice beyond the sea. So tatawid ka talaga ng dagat bago ka makarating sa mga islang ito. Hindi ka makakarating sa mga isla na to kung hindi ka tatawid ng karagatan. Pilipinas kaya yon? Wala namang ice beyond the sea doon sa Caribbean country, hindi ho ba? So possible yon, tapos sa malayong lugar, malayo sa ano, Caribbean country. Ngayon po sa mga aklat naman tayo ng awit pasal. The Lord reign, let the earth rejoice. The multitude of isles be glad thereof. So, multitude. Pag sinabing multitude, eh napakadaming isla nun. Parang 7,100 pwede. Island or something. Multitude of isles. Mas mga taas pa dun. So, marami. Sino ba yung 7,100 island? Pwede. Pilipinas. So, marami siguro. Mas marami pa sa ibang lugar dito sa Southeast pwede Asia. Pwede rin kasi tinutukoy di nito. Hindi naman Japan. Hindi naman mundo, siguro mga isla nyo. Pero ano pero, kasi? Pero kung meron man siguro tutumba sa ganun kadami isla, eh hindi sa atin natin siguro masasabing sila ay Asian country naman. So Pilipinas lang talaga so, ang Asian country. So nag-fit ito sa mga isla dito sa Pasipiko. Dulong Silanganan. Kaya nga tinatawag ka Orient Pearl. Dito po sa verse na ito na kayo makikita nyo lang, the king of Tarshish and the isles of the sea yung shall bring of present so, the world mukhang malapit lang talaga yung mga kalupaan Tarshish ay, sa isles of the sea o sa mga isla doon isles of the sea pumapatungkol ito sa pwede nga ang Pilipinas kung titignan po natin Hawaii, dito sa mapa pero yung Hawaii medyo gitna na ang Pacific medyo malayo na ay matutumbok po yung multitude of isles yung Philippines from Israel yung tinatawag nilang Far. Sa kasulatan tumutugma po ito doon sa tinatawag na dulo ng kalupaan going to east tapos beyond the sea tatawid dagat tapos multitude maari of isles at ang isa sa nagpatibay yung pagiging Christianity o bansang Kristiyano, nag-iisang bansang Kristiyano sa East. Dahil po dito ay umaasa tayo bilang mga Pilipino na mahiwaga talaga ang mga bersikulong binibitawan sa bansang Pilipinas po yun. Pero inoconsider pa rin naman natin yung iba. At hindi po natin ito ipinipilit dahil ito ay isang malayang conclusion lang na naaayon po at malapit dun sa ipinahayag dun sa propesiya ni Isaias. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Magkitay na lang po doon sa susunod na i-upload na video. Sa ngayon ay hindi po wala pa po tayong tiyak na topic kung ano yung susunod na i-upload. So, maganda no? Maganda. So, yun po, no, nais ko po sanang malaman ng inyong salubin. Mag-comment lang po kayo dyan kung kayo po ay nag-aaral tungkol sa mga salita ng Diyos o kung kayo ay nagtuturo tungkol sa salita ng Diyos. Gusto ko rin malaman yung inyong salubin tungkol dito sa mga isles of the sea, beyond the sea o mga multitude of isles. Yun po, kung meron po kayong maidadagdag ay mas maganda ho na ma-share nyo sa pamamagitan ng pagko-comment. So, malaya po tayo dito na magsabi ng ating mga saloobin tungkol dito sa tinatawag natin na mga Isles of the Sea. Bagamat ito po ay yung mga propesiya, ay mahalagang nakarating po sa inyo ang video tungkol dito para inyong mapag-aralan. At sa madaling salita ay hindi aware po tayo sa mga magaganap, ano man ito. So hanggang sa muli po, sana po abangan ninyo ang mga video pa natin na i-upload dito sa AMB Aboy Mix Videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.